morning, my dear brothers and sisters. We welcome all of you to our Eucharistic celebration this 6th Sunday in Ordinary Time. At nasabi ko nga po kanina, today is the last Sunday in Ordinary Time before we enter into the Holy Season of Lent this Wednesday with the celebration of the Ash Wednesday. And there will be a lot of changes that you will be seeing in our worship particularly. You will be seeing by Wednesday that the altar will be bare. We will turn from green to violet or purple. We won't anymore sing the Gloria and the Gloria for some days except some great feasts during the Lenten season. And at least for some time, we will bid goodbye to the singing of the Alleluia before we hear it again on Easter Sunday. Today, let us then go and reflect with our readings this Sunday. It is just normal and natural to be proud about a certain achievement or a certain accomplishment in life. Siguro po, madami po sa atin dito sa mga kabataan, talagang expressive tayo when we say, nakapasa po ako sa exam ko. O dahil magba-Valentine's Day, pagbigyan po natin ang mga, may mga love life po dito, naku po, sinagot na ako nung aking nililigawan. Sabi na, sasabihin din ng mga mahabang panahon nang nagkasakit, gumaling na ako. O kaya sa ating lahat, nasabi din po natin, nag-improve daw ang aking performance. Natapos ko yung mga pending ko sa aking trabaho. Madami tayong dahilan to be proud of every good deed. It is just consequent to be proud after having gone through many things. But it is abnormal to ask somebody to be proud over a bad experience in life. You won't ask somebody to be proud of his sickness or of his weaknesses. Hindi mo naman sasabihin o ipagsisigawan na wala akong kwentang tao sa mundong ito. Wala akong pag-asa sa mundong ito. Wala akong kinabukasan sa buhay na ito. Makasalanan ka, hopeless kang tao. No. That's very, hopefully, not a normal way in this life. Dahil nakakawalang dignidad kung ipagsigawan mo o tulungan mo pa yung isang taong ipagsigawan niya yung kanyang pagkakamali at ang kanyang kahinaan. It is bad to ask someone to be proud over mistakes and even of his or her own troubles. If you carefully listened to our first reading today, we heard multiple Levitic ways or rules for those living with leprosy, or shall we say in general, those living in uncleanliness. But what is in a way shocking is that those with leprosy, those with uncleanliness or unclean life, more than being examined by the priests, more than them being excluded from the community, they were asked to shout or to tell everyone, unclean, unclean, madumi ako, madumi ako. Gugustuhin po ba ninyo iyon? Na sa panahon na may sakit kayo, kahit ba iyan yung pinakasimpleng sakit hanggang sa pinaka-terminal na kasakitan, ang reseta sa inyo ng doktor, ipagsigawan mong may sakit ka. O kaya ipagsigawan mong madumi ka. Hindi po natin gugustuhin yung bagay na iyon.
At alam ko pong hindi na natin gugustuhing magkasakit, lalo't higit ng mga panahon na iyon. Kung gagawin mo lang pala ay ipagsigawang mahina ka at tila wala ka ng ikagagaling. But when the Lord came with the story of the leper in our gospel, kahit ba pinagbawalan niya ang taong ito, ang may ketong na ito, na huwag sabihin sa madami na siya ay napabuti na, pero ipakita ang kanyang sarili sa mga saserdote at pari na siya ay malinis na. Tiyak ako na hindi magawa-gawa o maisip ni Jesus na ipagsigawan pa niya ang kanyang kahinaan at ang kanyang kasakitan. Ang gusto ni Jesus, ang nagustuhan ni Jesus sa ketongin na ito, na sa pagsigaw niya ng tulong dahil siya ay mahina, gusto din niyang ipagsigawan na siya ay malinis na at siya ay gumaling na. God does not want you to be proud of your own wounds or of your own leprosy in this life. But God wants you to be proud of your healing. Madami na pong mga boses o mga tao na ang gustong marinig sa iyo ay ipagsigawan mong wala ka ng pag-asa sa buhay na ito. Wala ka ng ikagagaling pa. Nalaglag ka sa iyong mga pagkukulang. Nagkasala ka, nadumihan ka, bumagsak ka. You are a failure in this world. But Jesus would want you to shout because we need Him and because we are proud because God has healed us. This is the encouragement of St. Paul in our second reading. He warned the Corinthian community to avoid giving offense, whether to the Jews or the Church of God or to the Greeks. Hindi po sinabi ni San Pablo na sa ganitong grupo lang kayong mabait at pwedeng sa iba ay pwede na kayong magmura, pwede nyo na silang sigaw-sigawan, pwede nyo na silang bigyan ng heartache sa mundong ito. But he was firm enough to say that they better be good for everyone. And again, we remind each other through the words we heard today, we avoid getting offense or giving offense to each other. Sugatan na po ang mundo. Madami na po ang mga may pinagdadaanan ngayon. Hindi na panahon para ipagsigawan pa nila na nasaktan sila, natumba sila, nagkasala sila o nadumihan. O kaya manggaling pa po sa ating mga taong nagsisimba at mga tapat na nananampalataya na imbis na tulungan maghilom ang isang tao, tulungan pa nilang ipahiya ang kanilang sarili. Paano na po para sabihin at tulungan sila na sabihin at idalangin? Nagkasala kami. Nagkadumi kami. Kailangan namin ang Diyos. At sa panahon na kami ay gumaling, salamat sa Diyos dahil pinabuti niya kami. Today is the 11th of February, and if Feb 11 is not a Sunday, we usually celebrate the memorial of Our Lady under her title, Our Lady of Lourdes. And always consequent to the memorial of the Our Lady of Lourdes is the World Day of the Sick. Hindi po ikagagaling ng mga tao ang patuloy na paninira, ang patuloy na pagpapahiya sa kanila, o yung patuloy na itulak silang ipagsigawan na wala na silang pag-asa sa mundong ito. But I think it is also a healing journey
to bring them to Jesus, to be their voice in front of the Lord in their time of sickness, and to be with them as they won't anymore cry, "I am sick, I am dirty, I have sinned." Kundi kasama na nila, sisigaw din tayo, "Pinagaling ako, pinalakas ako, binigyan ako ng pagkakataon." Mga kapatid, sana po nabuksan tayo sa realidad na ito. Ang kasakitan ko ngayon, ang ketong ngayon, ay hindi na lamang po dama sa ating mga katawan. Dama din ito mula sa ating puso, palabas sa ating mga katawan. Huwag naman po sana tayong manguna sa pagtutulak sa mga taong may sakit at mabibigat ang pinagdadaanan sa buhay, na masabi nila na sila ay kawawa at dapat pandirian. But because we follow and we love God, may we also be proud not anymore of our sickness or weaknesses, but be proud because God has healed us.